Ay, mga kaibigan, ha, kamusta? Ako yung muling nagbabalik. Pero kala nyo hindi na ako magbabalik, pero ito, nagbabalik muli. May gagawin tayo ngayon. Medyo natagalan lang ako na nag-vlog muli kasi medyo nahirapan ako dun sa i-vlog ko sana kaso ang problema, wala akong naikabit na pesa. Hindi ko na siya natapos. Ang problema, nagkawa ako ulit ng panibago. So, ito na guys, yung pan gagawin natin. Yung pan component naman siya ngayon. So, try lang natin kung kaya nating magawa ito. Ginawa ko na siya dati. Problema niya dati, nawalan ng sound. Pero ngayon, power naman ang nawala. Mga 5 bands na siguro yung nakalipas, guys. So, hindi na siya back job. Bali, siguro matanda na rin to, compound na to. So, pakilala ko na sa inyo, guys. Yung shoutout nga pala, sa dulo na lang, guys. Kasi masyado na kayong marami. At nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi napakadami nyo na na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo, guys. So, tara. Ito na siya, guys. Sony na fan component. Ito. Dati, ginawa ko na to. Ito yung problema niya dati. Pinalitan ko na to. Iba na yung kanyang volume control. Bago na yan. So, ngayon, ang naging problema naman ngayon, wala siyang power to. So, sasaksak na natin, guys. Ayan. So, ayan, guys. Makikita nyo, may power na siya. May kulay pula. So, pipindutin ko para makikita nyo. So, ayan, nagbiblink. Yung minsan, hindi siya nagtutuloy. Tapos, yan, lumalabas yung ilaw na yan na nagbiblink siya. So, try lang natin ulit na buksan, guys. Baka sakali, maayos natin. So, proceed na tayo, guys. Buksan ko na. So, ayan pala yung kanyang model, guys. HCD-HPX11D. So, reference natin, guys. Baka sa susunod, meron tayong ganyan na maka-encounter na problema. Baka sakali, makatulong sa inyo, guys. So, tara guys, umpisan na natin. So ayan guys, nabuksan ko na. So magche-check muna tayo ng supply kasi continuous blinking siya. Ito, pindutin natin yung power. Ayan. Maya-maya, mag-continuous na blinking na siya. Hindi yan umiinto. So, mag-check muna tayo ng mga supply dito, guys. Sa power supply niya. So, meron pa dun yung power supply ng ano yan, ng relay. So, checkin natin yung supply kung bakit ayaw. Baka sa power supply naman tayo nagkaka-problema. So, saan yan? Ito, guys. Hindi pala nakikita. Ito yung power supply na to ay yung power supply ng relay yan. So, ito tumakbo dito. So, ito na siya. Yan. So, checkin natin yung supply kung ilan yung output na lumalabas. So, gamitin natin yung mahusay na kaibigan natin na tagahanap ng power supply. So, yan. So, focus na lang kayo dyan sa tester natin. At titignan natin yung mga power supply na nawawala. So, ayan. May 4.2 tayo. Tapos, ito yung diode niya. Checkin natin dati dito bago pumasok. So, ayan. Meron. Dating dito, sa kabila, meron pa rin 4.2. Sundan natin yung pinuntahan niya. So, wait lang guys at press natin ng konti. So, yan. Sundan natin. Tumakbo dito. Oop. Bakit wala? So, nawala yung kanyang supply. Ayan yung kanyang 4.2. Naglalaro na siya guys dyan,
Ayan, 4.1. Tapos pumunta dito. Ay, ano, wala. Makita ko na yung load niya, wala tong pag-asa. So nung sinundan ko guys ay ito, tatanggalin lang natin tong top board niya. Ayan. Dito siya pumunta yung 4 volts na yon. Ayan, relay. Stay put muna kayo diyan guys. Ito may sumingit na electric fan. Wow. Oh. Ang linis. So problema nito guys, walang power. So check natin kung mapagana natin 'to. So ayan guys, nalinisan ko na. So may nakikita kong parang to. Ayan o, parang naluto yung kanyang kapasitor. To. So try lang natin muna palitan guys. Baka ito lang yung kanyang problema. So ito na yun guys, napalitan ko na yun ng kapasitor. Boss, testing na lang ulit natin. Ayan o. Ha? Testing mo na lang ulit. So ayan guys, yung ano, kapasitor na pinulutan natin. Ito yung ano, yung luma. So and di sila nagkakaiba ng microfarad. 1.5 UF, 1.5 din yung pinulit natin. So testing na lang natin ngayon kung okay na siya. Under na ba? So ayan guys, sinaksak ko na rin. Ayan. So panda rin na natin. Yan, mandar na siya. Mandar lang pa lang yun guys. 2 3. Yan. Lakas lakas. So off na natin. Tapos balik na natin yung cover nya. Tapos final testing natin. Ito na guys, tapos na natin. Function na lahat yung mga kanyang kailangan na mag-function. Yan. One number one yun. 2 3. Okay. So guys, may nakikita kasi akong mga naglulus dito. Ito, isa. Ayan. Tapos yung isa, katabi niya. Tapos ito. Bali itong area kasi ito. Ito yung power signal ng ano, ng relay. Na ito. Baka sakali mag-switch siya guys, hinangin ko na to itong parting to. Kasi andito yung pinagmulan ng power supply na nandito sa likod. Yan. Ito. Ito na yun. Yan. So, dahil may marami ako nakikita naglo-loose, hinangin ko na lang lahat to para sigurado na wala siyang loose. Bago natin check upin ulit kung may power supply na siya. Wala kasing pumupunta dito na pan supply para mag-switch. Meron siya dito 3 volts lang na nakita natin kanina. So pati dito wala siyang supply dito. Ito yung pinaka main supply niya na power. So dapat may mapalabas tayong supply dito, kahit dito sa baba dito sa mga kon na to, tawag dito regulator. Ito 3 volts, 9, tapos 12. So dapat meron lahat yan ng supply guys. So sana magkaroon ng supply pagkatapos nating hinangin, kasi dito lang naman ako napapaisip banda. Kasi may power siya dito, di ba guys, kanina may power siya dito, nag-blink lang, continuous blinking. So try lang natin guys na hinangin muna bago natin try ulit. So wait lang guys, hinangin ko lang muna, tapos papakita ko na lang sa inyo yung mga parting na pansin kong nag-loose. Nakikita nyo to ba? Oh, to. Yan. Yan. Tapos yung dito. Ayan o. Ayan. Oh. Medyo malapit na matanggal. Ayan guys, umpisa na natin hinangin tong mga to. Ito na lang ako, Mio. Ayan, isa to na ano, naglulus. Siyempre matagal na to, kaya ganun siguro guys. Possible na mag
dito yung talaga yung kanyang problema. Possible nga talaga kaya. So, hinangin muna natin to. Ito kasi yung mga main supply na PCB. So, try lang natin. Baka sakali. Kaya mag-on na siya. Sa mga bago pala dyan sa aking channel, maraming salamat po sa inyo. Tapos sa mga bago nating subscribers, thank you very much sa walang sawang pagsuporta nyo sa atin. Maraming salamat sa inyo, guys. Sana maging successful tayo ulit dito sa ating nire-repair na to. Resolder lang kaya to. So, abangan natin guys na matapos. Sana dito lang yung kanyang problema. Kung bakit continuous blinking siya, walang power. Ay, may power pala siya, no guys. Kaso nga lang standby, pero continuous blinking yung kanyang power indicator. Yan. Ito pa, dami. So, post ka lang muna guys. So, yun guys, tapos na ang tapos na akong maghinang. Nahinangan ko na lahat. Itong mula dito sa area na to. Ito sa cold. Yan. Nahinangan ko na lahat to. Tapos dito. Yan. Tapos ito sa ibabaw niya. Hinangan ko na lang lahat to. So, try na natin. Baka sakali mag-power na siya. So, ilagay ko na rin yung mga yung mga speaker doon. Ayan. So, try natin kung mag-power na siya. Ayan. Saksak na natin. So, ayan. Nakasaksak na. So, check natin dito kung may supply na dito. Uy, ayun oh. May 22 volts na. So, negative yan guys. So, dito tayo positive. So, positive 22.9. So, meron na. So, check natin dito sa may mga regulator niya. Oop. Uy, yun oh. May 9 volts na. Itong kabila. Uy, may 3.9. So, 4 volts to. Yung isa. Up. Yun o, may 10 volts na rin. So, yung last, yung ating 12 volts. Uy, bakit to? What, wala to? Bakit wala? Ayun pala. So, ang kanyang supply ay 22. So, power on na natin, guys. Uy, yun, oh. Nagkaroon na siya ng Karoon na siya ng display. So, lalagyan natin ng antenna yan. Yun, oh. Sa wakas guys, nagsasound na siya. Ayan, oh. Kapower talaga siya, oh. Mandar na. So, yung dito, ayan, yung 12 volts siya guys, meron na. Yung kanina, wala. So, ibig sabihin pala, kapag mag-switch siya, dun sila lang siya magkakaroon ng 12 volts. So, okay na siya guys. Salamat ulit guys sa mga nanonood. So, i-fix ko na ito guys. Sasarado ko na. Ayan o. May display na.
So, maraming salamat ulit guys sa mga nanonood. Maraming salamat po sa mga subscribers na bago. Salamat sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin guys. Thank you very much. So guys, bago natin power on yung component na yan, yung Sony na ginawa natin. Ito na, papasalamat muna ako sa mga subscribers at mga sumusuporta sa ating channel. Ay, si Master pala. Hi, Master. Ay, nakita na ako. Hello. So, ito na sila guys. Diyan na kayo, di ako si, naka-makeup. Si West Jojo Tech, Joy Masoy Tech TV, si John Techno PH, si McCoy Tech PH, tsaka si Jers Sky RB, tsaka si Jetro Balang. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers at mga datihan mga subscribers ko na sumusuporta sa aking channel. So, shout out nga pala kina Sir Radad Andy, Katrisa Sandoval, si Jonathan Natividad. Maraming salamat sa iyo, Insan, sa pamamasyal mo lagi sa aking channel. So, tara guys, umpisa na natin na buksan yung, i-power on yung ating component na ginawa. So, final na natin testing. So to power on na natin. Ay, mali pala. Yun oh, nagkaroon na siya ng power. Yun oh, may sounds na rin. Yun. Volume up. So yan. Tagumpay tayo dito, nagkaroon siya ng power. So, may pambiling ulam tsaka bigas na ngayon guys. So, maraming salamat ulit sa nanood dito sa video ko na to. At sa mga bagong subscribers pala, thank you very much. Sa mga bagong susunod na subscribers pa, thank you. Advance